Dahil 1 year na nga ako dito sa Hong Kong. Naisipal kong basahin to kasi naghahanap ako kung ilang hours lang ba talaga yung working hour natin dito as a domestic helper ko. Jay, welcome back sa ating channel. This is Jay and Villaluna, and if you are new here on my channel, thank you for watching this video. And sa mga gusto pa lang mag-apply dito sa Hong Kong or sa ibang bansa, you can message me guys para ma-assist ko kayo and matulungan ko kayo kahit papano. And sa mga gusto pa lang mag-aral ng financial literacy through IMG, you can message me also, pag-usapan natin. And sa mga gusto pa lang mag-member ng IMG or mag-avail ng aming product, I'm one of that also. And sa mga gusto po pa lang magpa-review ng mga new products na hindi nyo pa natatry pero natatakot kayo itry, so you can message me also so that ako na po ang magta-try para sa inyo. Gagawa natin ang paraan yan. So, you can message me through my WhatsApp 6239-4564 and sa FB account ko or sa Messenger JN Villaluna. So, without further ado, let's get started sa ating topic. Sa ating topic ngayon, so, you know, 1 year na ako ngayon sa dito sa Hong Kong at sa employer ko. So, yay! Palakpakan ba kasi nakukulat ko yung 1 year na na-miss ko man ang family ko, malayo man ako sa kanila. At least, sa buong 1 year na yun, ang dami ko nang napagdaanan. Ang dami ko nang natutunan. So, andito pa rin ako, keep standing kahit ang daming pagsubok, ang daming nangyayari, pero andito pa din ako, gumagawa pa rin ako ng paraan para ma-survive at magawa ang purpose kung bakit nandito tayo sa mundo. So yun, dahil 1 year na nga ako dito sa Hong Kong, naisipan kong basahin to kasi since then, binuklat ko lang to pero hindi ko talaga siya binasa. Pero ito naman, hindi ko nabasa ng buo. Nang buo talagang buong to binasa. Meron akong ilang page na inescape na alam ko namang wala doon yung hinahanap ko. So, yun. After reading this book, hindi ko nakahanap yung hinahanap ko. So, baka naman matulungan niyo ako kung ano yung hinahanap ko or baka hindi ko lang nabasa yung hinahanap ko dito. So, yun. Kasi naghahanap ako kung ilang hours lang ba talaga yung working hour natin dito as a domestic helper kung di ba pag sa factory meron talaga naka-fix yan 8 hours tapos 12 hours yun may OT ka na, pero dito hindi nakalagay kung hanggang ilang oras ka mag-work. So yun yung hinahanap ko dito, which is hindi ko talaga siya nahanap. And matagal na talaga sa isip ko yan na tinatanong ko kung hanggang anong oras ba dapat mag-work ang isang OFW sa isang araw. Kasi diba, pag dito ka kasi, hindi naka-fix yung oras ng pagtatrabaho mo. As long as alam mong need ka ng employer mo, you must do or you must work for them. So, parang ganon. So, sana nagkaroon din kayo ng idea about this idea na sinishare ko sa inyo. So, kung mayroon po kayong alam, pwede po kayong mag-comment din sa baba. Or kung may idea kayo, pwede kayong mag-comment sa baba para malaman ko or malaman ko din kung ano yung idea nyo. Sa mga napagdaanan natin, dapat go-go lang tayo. Kung gusto natin baguhin ang buhay natin, kung may mga question tayo, dapat willing tayo mag-learn ng panibago. So, yun po. Sana po nakatulong ang video na ito para makapag-isip din kayo, mag-isipan nyo din kung ano yung laman ng vlog ko. So, yun lang po. Kung nagustuhan nyo pang video na to, please give me a thumbs up. And please subscribe and pwede nyo din pong i-click yung bell for notification pag may update akong
bagong video. So, once again, this is Jay and Villaluna and domestic helper here in Hong Kong. And see you on my next video. Thank you for watching. Bye!